Nalinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magatid ang serbisyo sa bawat sulok ng Pilipinas. Nagdala naman ng tulong ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Cagayan de Oro City. Tinatayang aabot sa 30,000 ang benepisyaryo sa lungsod na makatatanggap di lang ng cash assistance kundi ng iba't ibang serbisyo. Baka sa mukha ng bawat isa ang saya dahil sa mga biyaya mula sa pamahalaan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Alas 4 pa lang ng umaga, pumila na si Nanay Telma sa USTP CBO campus. Kahit isa lang senior citizen, tinaga niyang gumising ng maaga at maglakad mag-isa papunta sa eskwelahan. Umaasa kasi siya mabigyan ng ayuda mula sa gobyerno sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Servicio Fair. At nagkatotoo naman ito dahil siya ay naging benepisyaryo ng tupad program ng Department of Labor and Employment. Lahat-lahat po nang ibinigay, sana matanggap namin. Masaya kami lahat dito. No? Kahit na hindi pa kami kumain ng almusal, gusto namin makatanggap ngayon. Pasalamat kami sa yung nagpunta dito kay President Bongbong Marcos, at si Martin Romualdez, kay Congressman. Gayon din si Tatay Joseph, na isa namang PWD at hirap pang makakita. Pero kailangan pa rin niyang kumayod, kaya maaga din siyang nagpunta sa BPSF. Ang hiling naman niya, puhunan mula sa livelihood program ng DOLE. Hingi ko po sana dagdag livelihood naman para sa amin na mahirap na makapagtrabaho. Dahil kagaya ko po, marami na akong ina-applyan pero walang tumanggap dahil yung partially blind na po ako. Thanks God na may mga programa ang government like mga educational assistance, ganyan. Maraming salamat po sa Panginoon sa ganitong event po at saka sa ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos at saka sa mga kay House Speaker Martin Romualdez. Si Nanay Telma at Tatay Joseph, ilan lang sa mga naging benepisyaryo ng bagong Pilipinas Servicio Caravan sa CDO. Ang programang ito, pangako mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maabutan ng tulong ang lahat ng Pilipino. Si House Speaker Martin Romualdez at 45 mga kongresista ang nanguna sa programa. Kaming lahat po sa Kongreso, kami talaga ay gusto lumapit po sa iyo para maging saksi tayo sa itong magandang programa ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Kasi kami po lahat-lahat, wala kaming ginagawa. Kasama po natin ang mahal nating presidente ko araw-araw at gabi. Nag-iisip-isip kami paano natin ay papagandahan ang buhay ng mga kapwa nating Pilipino. Sa Kongreso, sama-sama din kami na gagawa kami ng batas. Yung batas ay yung sinasabing national budget. At doon po, pinapasok natin itong programa. Sa kabuuan, tinatayang nasa 30,000 ang lahat ng benepisyaryo sa lungsod. Para sa cash assistance, nasa 180 million ang pinondo ng gobyerno na ipamamahagi. Bukod pa dito ang pondo para naman sa AIX program ng DSWD. Pero bukod sa pinansyal, may iba pang bit-bit ang servisyo caravan. Bukod sa tulong pinansyal, isa nga sa programa dito sa bagong Pilipinas Servicio Fair ay ang libreng gamot, libreng check-up at libreng laboratorio. Isa nga ito sa pinakatinangkilik ng mga taga-CDO dahil para nga sa kanila, isa ito sa kanilang pangunahing pangangailangan. Si Nanay Cristeta na isa sa nakapagpa-check-up ng libre, maluha-luha sa pagpapasalamat sa tulong ng gobyerno. Pagpasalamat ako kang Presidente Marcos. Nandito siya ngayon para makatulong sa mga mahirap. Sana matulungan ako para muhaba ako buhay ko. Para sa mga programa at serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, 286 million naman ang inilaan ng BPSF. Bukod sa kalusugan, may diskwento rin sa mga bilihin mula sa DTI, may murang gulay mula sa DA at iba pang programa mula sa 38 ahensya ng gobyerno. Namahagi din ng libreng bigas at tigta 3,000 piso sa 3,000 benepisyaryo mula sa card program at marami pang iba. Lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan na inilaan ng gobyerno. On behalf of the tens of thousands of people who will receive your ayuda this day and for the rest of the people of Cagayan de Oro City, please accept our humble and heartfelt gratitude. Never in the history of Cagayan de Oro
has any speaker has come to the city to be able to bring all government, all the departments, and they are here to be able to serve the good people of Cagayan de Oro City. It is Speaker Martin Romualdez who have done that for all of us. Hanggang bukas magtatagal ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Cagayan de Oro City. Para sa mga nais mag-walk-in, mahigpit naman ang bili ng BPSF na huwag nang magbit-bit ng mga peking ID dahil libre at walang bayad ang registration at maaaring mag-avail ng iba't ibang serbisyo at programa ng gobyerno. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.